Hinamon ni Pangulong Duterte ang alkalde ng Malabon. Wakasan ng amanay droga sa lungsod sa loob ng isang buwan. Ang tugon ni Mayor sa pagtutok ni Maris Umali. Mayor, linisin mo ang Malabon mo. Bigyan kita isang buwan. Pag hindi, bigyan ko kay Ricky, sorry na lang ha. Pahuli ko yung mayor ninyo. Tapon ka sa Manila Bay. Patutsada yan ni Pangulong Duterte kay Malabon Mayor Antolin Lenlen Oreta patungkol sa droga sa syudad. Kalaban ni Oreta sa mayoralty post sa darating na eleksyon ang sinusuportahan ng Pangulo na si Vice Mayor Jeannie Sandoval. Asawa nito ang binanggit na Ricky na kapartido ng Pangulo sa PDP Laban. Ganito ang Malabon nga. Your choice. Pinili rin niyo eh. Droga, pinili rin niyo. I will order the armed forces to go sa Malabon at hulihin lahat yung mga na may armas. Tumanggi muna magpa-interview si Oreta kaugnay sa banta ng Pangulo. Pero sa isang pahayag, sinabi ni Oreta ang katuwang siya sa hangaring maprotektahan ang bawat buhay at bawat pamilya mula sa mapanirang epekto ng iligal na droga. Bago pa nga ang kampanya kontra droga, pinaigting na raw ni Mayor Oreta ang mga programa sa lungsod para masigurong malinis, ligtas at maayos ang Malabon. Nagawaran pa nga raw sila ng DILG-NCR ng Silver Award para sa Anti-Drug Abuse Functionality Audit dahil sa epektibong kampanya sa droga. Pumangatlo nga raw ang Malabon sa buong Metro Manila sa may pinakamaraming drug-cleared barangay. Sa kabila naman daw ng matinding kampanya kontra droga ng pamahalaan, mismong ang Pangulo ang nagsabi na tila lalo pang lumala ang problema. Ang droga, hindi ko nga makontrol. Pinapatay ko ng mga na yan. Nandyan pa rin yung droga. Mas lalo tuloy tumindi. May mga pulis at mayor daw kasing protektor ng mga drug trafficker. Kaya ilalabas na raw ngayong araw ng Pangulo ang bago niyang drug matrix. Walang ibang detalye ang ibinigay si Duterte bukod sa bigla niyang itinanggi na may pinapapatay siyang drug personality. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras.